Hello, 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 hello. Magandang buhay, mabiyaing buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay. Sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga karayadon sa ating Panginoong Kristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, ng Visayas at ng Mindanao, ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, tinaguri ang perlas ng silangan, gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito. Na naroon ang ating mga kababayan, mga overseas Filipino workers, sa ngabang lingkod ng Diyos, Bishop Itangonay na narito muli upang pangunahan ang episode 617 ng Wide On the Ministry para po sa araw na ito ng Thursday, Webes, November 11, 2021. Yes, ang Wide On the Ministry, Ride On with Jesus Christ, Wide On to these words, Wide On to the Sound of Grace, Worship, Prayer, and Service. Tayo po ay sa mandaling manalangin sa banal na presensya ng ating Panginoong Diyos sa pagkakataon na ito. O aming Ama at aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, narito kami muli Panginoong Diyos na humaharap sa inyo, nagpapailalim sa iyong kalooban. Sumusunod, Panginoong Diyos, nais mo na ipagawa sa amin. Pinupuri ka namin, winawalhati, sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Muli mo kaming gabayan, Panginoon, sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu upang muling malubos ang buong maghapon na ito, lalo ng gawain, Panginoong Diyos. Kasihan mo kami, magkaloob mo kami, Panginoon, inspiration, kasapatan upang makaunawa sa mga nais mo na ipabatid sa amin. Maghari ka sa bawat isa. Lahat ng ito iniaalay namin sa inyo. Dulutan niyo rin kami, Panginoong Diyos, ng maayos na internet at signal. Sa tanging pangalan ni Jesucristo, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Sana po ay maging maganda ang ating signal at internet sa ating gawain. Merong isang imno na ito ay isinulat ni John E. Bode. Nangabuhay siya sa loob ng ilang mga taon mula 1816 hanggang 1874. At itumawid na ito ay bagaman napakatagal na. Mensaheng taglay ay patuloy na tumatagos sa ating mga puso, sa ating mga isipan at magayon din sa ating mga buto. I have promised to serve thee to the end. Be thou forever near me, my master, when my friend. I shall not fear the my side, no wonder from the pathway, if thou wilt be my guide. Oh, let me feel thee near me, the world is ever near. I see sights that dazzle, the tempting sounds I hear, my
my foes are ever near me, around me and within. But Jesus drove down nearer and shield my soul from sin. Hear this speaking in accents clear and still above the storms of passion, the murmurs of self-will. Oh, speak to me as you're and or control. Oh, speak and make me listen, thou guardian of my soul. Oh, Jesus, thou hast promised to all who follow thee where thou art in glory, there shall thy servant be. And Jesus, I have promised to serve thee to the end. Oh, give me grace to follow my master when my friend. Amen. Yes, amen sa ating Panginoon. And may we continue to be faithful in the Lord and Jesus Christ. And of course, our concrete manifestation of service unto Him while we are still living on earth. Ngayon ay atin pong itutuloy ang ating aralin na masumpungan po natin sa mga talatang 7 hanggang 13 ng kabanatang 7 ng Epistle ni Apostol Pablo to the Romans. Na dito sa ating tatalakayin, it has to do with the so-called law that indeed cannot deliver from sin. At gayon din na kung saan ay nabalangkas ni Pablo sa passage na ito, patungkol pa rin sa kautusan at gayon din ang kasalanan. Ngayon ay buksan natin ang ating mga puso at isipan sa pagtalakay, and of course, we acknowledge materials that we are using, the King James Version, Magandang Balita, Biblia, Salin, the Full Life Study Bible Version, and some available readings, pero higit sa lahat, siya na siyang pinanggagalingan ng knowledge and wisdom and even to the inspiration in order for us to be able to understand and perceive and put into practice whatever words, lessons being uttered for all of us. Merong dalawang question being raised by the Apostle Paul
One from verse 7 and the second verse 13. Pero basahin natin ang the whole passage na ito. Sapagkat konektado pa rin doon sa tinalakay natin kahapon. Ang ibig bang sabihin nito'y ang kautusan pa ang siyang sanhi ng kasalanan? Ang kasagutan din niya mismo ay hindi. Gayunman, hindi ko sana nalaman kung ano ang kasalanan kung hindi dahil sa kautusan. Kung hindi sinabi ng kautusan, huwag kang mag-iimbot. Hindi ko sana nakilala kung ano ang pag-iimbot. Ngunit dahil sa kautusan, ang loob ko'y pinukaw ng kasalanan sa lahat ng uri ng pag-iimbot. Sapagkat walang kasalanan kung walang kautusan. Nung una, nabuhay ako ng walang kautusan. Datapwat nang malaman ko ang utos, nabuhay ang kasalanan. At ako ay namatay, ang utis din ito na dapat sanang magdulot ng buhay ay nagdulot sa akin ng kamatayan sapagkat kinasangkapan ng kasalanan ang utos upang ako'y dayain at sa gayon napatay nga niya ako. Ang kautusan ay banal at ang bawat utos ay banal, matuwid at mabuti. Ibig bang sabihin, ito na po yung pangalawang katanungan, verse 13, ibig bang sabihin ang mabuting bagay pa ang nagdulot sa akin ng kamatayan? Sinagot din ni Paul, hindi. Ang kasalanan ang pumatay sa akin. Sa pamagitan ng mabuti, sa pamagitan ng utos, sa gayon, napatunayan kung gaano kasama ang kasalanan. Yan po ang kabuuan ng passage. Verses 7 to 13, mga karay doon sa Panginoong Diyos. At meron pang isang session na tatalakayin natin na doon na tayo sa chapter 8 ng Romans. Ganyan, bigyan natin ng konting background nitong mga sinasabi ni Paul. Kung atin pong pakalimiin, mula verse 7 hanggang 25, lalampas tayo dun sa pinaka-passage natin ngayon. Lalo na sa verse 7, merong nabanggit doon si Paul, bahagi ng kanyang katanungan, first question. Nabanggit niya ayon doon sa King James Version. Known sin by the law. Nalaman kong ano ang kasalanan dahil sa kautusan. Yun ang maliwanag na sinasabi. Pero pansinin niyo from verse 7 up to 11.
kasama yung ating tatalagayan na bukas. Itong pinaka-section na ito na tinalakay ni Pablo ay kanyang isinasalarawan. Yon sa katungkol na tinatawag na pre-conversion experience nitong si Apostol Pablo. Pre-conversion experience, ibig sabihin nun ay bago naganap yung mismong personal spiritual encounter and conversion niya as being born again a Christian. Now under the Lordship and the Saviorship of Jesus Christ. Na kung saan ay maaring tayo rin ay meron mga ganyang mga paunang conversion sa buhay natin. Diba? Di lamang si Paul, kundi anyone, sino man. Na kung saan ay nagtatangka di umano upang i-please ang Diyos without depending on the grace of God and even the mercy of God and even the strength from Him. Just a mere act of pleasing God na maaring gawin ng sinumang tao. Pero kakaiba yung you please, you praise, you worship God in Jesus' name na kung saan ay nakadepende sa kanyang grasya, sa kanyang kagandahang loob at gayon din sa kanyang habag, sa kanyang awa at gayon din sa kalakasan na kanyang naipagkakaloob sa iyo, sa akin at sa ating lahat. Kaya nga mismo kung ating pong titignan, lalaktawan natin ngayon itong tinatalagay natin, tatalon tayo doon sa sinabi ni Paul sa Romans chapter 8, verse 5 mismo, na ganito ang sinasabi niya. Sapagkat ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay nahuhumaling sa mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang namumuhay sa patnubay ng Espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay na espiritual. Diba malinaw yung kanyang binabanggit na comparison ng buhay ng tao na nasa ilalim ng makalaman at gayon din ang buhay ng tao na nakapailalim sa patnubay ng Espiritu Santo. Ngayon, pangalawang observation dito, kung ating pong babaybayin nga mula verse 7 to 12, makakaraya doon sa ating Panginoong Diyos, doon sa ating pinaka-passage, bagaman dinabanggit yung verse 13. Ngayon, itong si Apostol Pablo ay kanya rin na isinasalarawan na kung saan ang tao
sa kanyang pagiging estado o kalagayan ng pagiging inosente. Hanggang kanyang marating yung tinatawag di umano na edad ng tao na nananagutan na. Yung tinatawag na an age of accountability. Mga ganay doon sa ating Panginoong Diyos. Ngayon dito, tunay nga po na ang Diyos sa pamagitan ni Jesus Christ, indeed, we can claim and we can declare it strongly and with faith confidence that He is indeed alive. Na siya ay buhay na buhay. Kaya kung balikan natin yung verse 9 na kanyang sinasabi dito, mga karay, doon sa Panginoon nung una, yun ang kanyang sinabi, nabuhay ako ng walang kautusan. Datapwat nang malaman ko ang utos, nabuhay ang kasalanan. Alam din niyo. Habang nalalaman ng tao ang patungkol sa kautusan, at siya ay nasa mundo ng makalaman. Totoo yung sinasabi ni Paul kung saan ay mas lalo na nabubuhay ang kasalanan. Di ba totoo yun? Na maraming nangyayari na kung saan ay bawal, katulad dito, bawal umihi dito. May nakasulat diyan. Meron pa rin nga iihi diyan. Gayon din, may nakapaskil na kung saan ay bawal magtapo ng basura dito. Gagawin pa rin yun, pero bago gagawin yun, ay titignan, lulingon siya sa left, sa right, sa likod. Pagkatapos ay pagtatapon siya. Pero alam niya ang regulasyon, alam niya ang kautusan. Pero ginagawa pa rin, kaya nga po nabubuhay ang kasalanan. Na hindi naman natin isisi ang kautusan, makaray doon sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga ho, kung paano itong isinisalarawan ni pinipaliwanag na Apostol Pablo na kapag ang tao na nasa estado na ng kanyang pagiging inosente hanggang marating niya yung edad na kung saan ay siya ay nananagutan na. Na, walang yung tinatawag na tinatamaan siya ng guiltiness at gayon din ng kawalan ng pagkasaalang-alang sa mga espiritual na pananagutan. At mas pinipilit ba rin na kung saan ay magkasala laban sa batas ng Diyos o sa kautusan ng Diyos, na nasusulat. Maybe externally or within the heart. Mga karay doon sa ating Panginoong Diyos. Kaya kung balikan natin yung natalakay natin, verse chapter 2 ng Romans 14 to 15, at gayon din, nitong tinatalakay natin.
Kaya nga gayon na lamang ang paalaala na Apostol Pablo sa bawat isa atin, hindi lamang sa kapatiran doon sa Roma. Pangatlo mga karay doon sa ating Panginoong Diyos, kung titignan natin, verse 13 to 20, sa passage natin na kung saan ay lumaktaw pa sa tatalakayin natin bukas. The Apostle Paul, mga karay doon sa Panginoon, depicts a state of slavery to sin because of the law, nang dahil sa batas sa kautusan, when it becomes unknown, hindi lamang yan na kung saan ay nakapagdudulot pa, na kung saan ay yung mga tinatawag natin na unconscious na kasalanan into being a conscious of whatsoever forms of a sin. Kaya nga nangyayari mula doon sa patikim ng kasalanan hanggang sa sinasabi na kung saan ay patikim pa, hanggang sa patikim pa, patikim pa, patikim pa, patikim pa, patikim pa, hanggang sa ine-enjoy na siya, hanggang sa magiging slave na siya nang sa paggawa ng kasalanan kahit na meron siyang consciousness kamalayan. At kahit alam niya na kasalanan ang mga iyon, at kahit alam niya at nalalaman niya na merong kautusan. Di ba yan nangyayari yan sa lipunan ng ginagalawan natin? Sana naman din nangyayari sa loob ng church at gayon din sa pamilya. Kaya nga ho, napakahirap ng tao ay dumating yung pagkakataon na kung saan ay siya ay alipin na ng kasalanan. Na kung saan ay hindi na siya makaiwas at patuloy siya na nagiging aktwal na transgressor, mga karay doon sa Panginoong Diyos. At gayon din sa kalaunan, ang kanyang magiging pinakamaster na, yung kanyang pinapanginoon na ay ang kasalanan. Na kahit na kung saan ay meron din siyang damdamin na kanyang lihisan, na kanyang irisis, pero dang dahil na siya ay naging slave na ng kasalanan at gayon din ene-enjoy na ang kasalanan at nagiging master na niya ang kasalanan. Ayaw man niyang gumawa ng kasalanan, mapipilitan siya na muling at tatalon sa lugmok ng kasalanan. At yan ay babala na Apostol Pablo. Pangatlo mga karay doon sa ating Panginoong Diyos na kung saan mula verses 21 to 25, bagaman sakop na ang ating tatalagay bukas yan, the Apostle Paul, mga karay doon sa ating Panginoong Diyos, discloses ang patungkol sa tao na kung saan experiencing desperation. The context of being a despair, mga karay doon sa Panginoong Diyos,
In so far as the knowledge and wisdom and even the power of sin na kung saan ay patuloy siya, na kung saan ay hinihila pababa hanggang sa siya ituluyan na malugmok sa kasalanan at mahihirapan siya na kung saan ay umahon muli. But nothing is impossible in the Lord Jesus Christ, na kahit ang tao nasa lugmok ng kasalanan, pinapagkaloban pa rin ni Lord ng opportunity na makabangon, na makaahon, makapagbagong buhay at makapagpailalim muli sa Kanya bilang siya yung Master, Panginoon at tagapagligtas na, at hindi na ang kasalanan ang magiging Master at Kanyang sunod-sunurin. Kaya nga ho, napakahalaga itong tinarakay natin mga karay doon sa Panginoon at tinalakay ni Po. Kaya nga itong verses 9 to 11, lalo na yung kanyang nabanggit na portion doon sa verse 9 mga karay doon sa Panginoon, na sinasabi sa King James Version, I was alive once. Nabuhay ako mula doon sa konteksto ng kasalanan. Nabuhay siya. Kanino? Sa Diyos. Sa grasya, sa habag, sa awa at kalakasang idinudulot ng Panginoon sa Kanya. When He indeed experienced that salvific act of the Lord that Jesus Christ through His Holy Spirit na kumilos sa Kanyang buhay. Kaya nga po, that strong statements of the Apostle Paul that I was alive, na sinasabi niya sa verse 9 at gayon din sa verse 11 that sin is liomi. Kinasanggapan ako ng kasalanan na kung saan ay Kanyang napagsisihan na, na kung saan ay Kanya nang naihingi ng kapatawaran at paglilinis ng Panginoon ng Kanyang banal na dugo. At nangyari nga naman sa Kanya yan. Magaray doon sa Panginoon Diyos, pansinin din natin yung Kanyang sinabi mismo doon sa verse 12, with all the indicated uttered words from the Apostle Paul, theologically, biblically, and logically, about the law, about sa kautusan, at gayon din sa kanyang pre-conversion, at gayon din kung paano siya pagkatapos na kung saan ay nasa ilalim na siya ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga ho, doon sa verse 12, ang kanyang maliwanag na sinabi ay ang kautusan ay banal at ang bawat utos ay banal, matuwid at mabuti. Diba?
Yung mga binasa natin na mga pauna ay paano ba nakahirap intindihin din sinasabi ni Paul, ano? Paano ba ang contrast niya sa kautusan at ganito, ganiri, ganyan? Pero pagdating dyan sa verse 12, sinasabi niya ang kautusan ay banal at ang bawat utos ay banal, matuwid at mabuti. The law is holy. Ang kautusan ay banal. Well, mga karayon sa Panginoon, the Apostle Paul, hindi niya dinidisregard ang mga kautusan sa Old Testament. Hindi niya isinasantabi. Kundi mas nauunawaan niya. At naisa sa buhay niya sa konteksto ng kanyang pananampalataya at ugnayan sa Diyos kay Kristo Jesus. Kaya in connection dito sa verse na yan, matatandaan natin na merong sinabi si Jesus na sinabi niya doon sa Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kabanatang 5, Talatang 17. At maganda yung pagkakasabi sa King James Version. Na ganito ang kanyang sinabi, "Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy but to fulfill." Yon ang sinabi ni Jesus. Huwag ninyong akalain na parito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Alam niyo mga karayo doon sa ating Panginoong Diyos, the concrete manifestation and fulfillment of the law. Siya mismo, si Jesus Christ. Dahil ang kanyang pagparito, siya bilang fulfiller of the law. Sa pamagitan ng kanyang mga ginawang katuruan, ang kanyang mga naging message, ng kanyang maging patotoo sa mga ginawan niya, na missionary works at gayon din sa mga ginawa niya na mga miracles, signs and wonders. And even all the parabolic, part of the teachings of Jesus Christ. At gayon din ang kanyang pagtalagay patungkol sa kaharian ng Diyos. Ang kanyang pagtalakay sa Matthew 5, the Beatitudes, at kabuuan ng kanyang sermon doon sa bundok. And with all the sacrifices, his death, the offering of his body and blood, for the salvation of the world, for the redemption of the world, for the atonement of the world. Enough, mga karayo dun sa Panginoong Diyos, as indeed, the concrete fulfillment of the law, na ang mas nangingibabaw na siya, na source ng law, kaysa yung law, ang nasya sa taas at nandito ang Diyos, hindi. Kaya ang tao ay mas pinipili na merong pinapanginoon.
Nasubukan nyo namang laglaro ng sa Ilocano ay sunay. Okay, turumpo. Di ba? Yung ganon. Pagkatapos ay tinatalian yan, ginaganon. Pagkatapos iginalagay dito. Pagkatapos kung ganon-ganon, talaga naman dumating din sa buhay ng tao na kung saan gusto na ang pinapanginoon ay parang turumpo na kung saan tinatalian niya. At kung saan niya gustong iganon, pagkatapos ganon niya, at ganon, at pinapasunod ang Panginoon. Rather than na kung saan above all things, siya at wala nang iba. Tamang sinasabi ni Jesus, huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa. Ang kautusan at ang mga aral ng mga propeta, naparito ako hindi upang pawalang bisa kundi ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Diba? Ano nga naman ang silbi na kung saan ay napakarami ang alam mo na batas na kautusan pero hindi mo namang ginagawan? Sinusuway mo naman at kung saan ay hindi mo namang ginagawa? Eh di nangabubuhay na kung saan ay hipokrit, nangabubuhay na kung saan ay lumalabag sa kautusan. Kaya nga ang kalubusan na manifestasyon at umiiral na umuudyok sa kautusan ay mismo ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos na kung saan ay nagpapalaya sa tao. Ang pag-ibig ng Diyos na umaayos sa buhay ng tao. Ang pag-ibig ng Diyos na kung saan ay nakapagpapatagumpay sa Kanya at gayon din binibigyan siya ng opportunity na kung saan ay magiging versatile. At gayon din na kung saan ang pag-ibig ng Diyos ng dulot. Ay buhay na walang hanggan. Mga karayadon sa ating Panginoong Diyos, we join the Apostle Paul na sinasabi nga niya. Hindi sa binabaliwalan niya ang kautusan, kundi sinasabi nga niya. Ang kautusan ay banal at ang bawat utos ay banal, matuwid at mabuti. Makatutulong din sa atin. Tinutuwid din tayo. Pinababanal din tayo. Kung ang estado ng buhay natin ay naroon tayo sa age of spiritual maturity from being justified by faith by the grace of the Lord Jesus Christ to being sanctified by His Holy Spirit and His words to being perfected to going to Christian perfection and maturity. That's the beauty and essence of being in the Lord that Jesus Christ. Yes, the willingness to obey the Lord, the willingness and to follow whatever kautusan na kanyang ipinapagawa. Kumpara doon sa napilitan lang na sundin. O kaya ay sumunod sapagkat napilitan, merong tumapot sa kanya. Pero kakaiba yung from the heart, mula sa puso na sumusunod. Agaray doon sa ating Panginoong Diyos, nawa, muling nagising ang ating mga dugo, ang ating mga diwa, ang ating mga isipan at buhay. Patuloy tayong pailalim sa Kanya. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, lari magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon at bukas ang ating patatalakayin ay verses 14 to 25, ang mga huling versikulo ng chapter 7 ng Romans, which has to do with Jesus delivers from sin. At matatalakin din dyan ang hilig ng laman at gayon din ang tuntunin sa isip mga karayadon sa ating Panginoong Diyos.
Kaya nga ho, napaka-importante sa ating mga buhay sa araw-araw at gayon din sa tuwi-tuwina na kung saan ay patuloy po tayo na tumatalima sa Kanya. Patuloy tayo na nagpapailalim sa Kanya, mga karayadon sa Panginoon, at patuloy tayo na nagtatapat sa Kanya. At kung tayo nangangako sa Panginoon, ay ating pong tutuparin nang merong kagalakan na siya ay ating paglilingkuran. Nang merong katapatan, mga karayadon sa Panginoong Diyos. Ang pangako ko, Jesus, ika'y paglingkuran. Ako ay saklolohan, O Jesus na mahal. Ang pakikipaglabay di katatakutan, tatahakin ang daan kung papatnubayan. Maramdaman kong lagi malapit ka sa akin. Sanglibutan ay sutil, tukso'y walang tigil. Kaaway nagdidiling, ako'y naninimdin. Kaya Jesus, kupkupin at ako'y akayin. Bayaan mong saling ang tinig mo'y dinggin. Mga maling nasain ay aking patayin. Patotohanan muling ako'y pipigilin. Ang nais mo'y sabihin at aking susundin. Ang pangako mo, Jesus, sa bawat susunod, kung saan ka luluklok, doon kami kupkup. Ako'y isang nangakong sa'yo'y maglilingkod. Tulong mo ay ihandog upang makasunod. Amen. Yes, amen sa ating Panginoon. Tayo po ay dumako sa mga kapatid natin na kung saan ay ating pong binabati ang kanilang kaarawan sa buhay. Ang kapatid na Susan Salanga ng Malabona City, Metro Manila. Gayun din ang kapatid na Christina Katubay Baite,
Pastor Deo Irangan Sarmiento ng Limay Bataan. Rinrin Bautista Pua ng Malabon City. At gayon na kapatid na Milgram Bantay Paole ng Dinalupihang Bataan. At gayon na kapatid na Elisa Cruz ng Dinalupihan Bataan. Melanie Di Macali nandun sa bandang Colina, Chile. At gayon din ng kapatid na Daud Nob Sanchez Istoye ng Davao City. Joan Biton Mendoza ng Quezon City. Tubong Tuwao Cagayan. At gayon din ng kapatid na Lily Ocampo Tabugan ng Capas Tarlac. Dyson Andio at gayon din ang kapatid na Lolita Kabunggan ng Quezon City Metro Manila. Tayo po ay manalangin sa pagkakataon na ito. Maraming maraming salamat o Diyos sa mensahe ng buhay na kung saan ni pong ibinahagi sa amin. Muli mo kaming pinalalahanan. Salamat po ng marami o Diyos. Tulungan mo kami na maisabuhay namin ang mga iyan nang merong katapatan, nang merong kusang loob mula sa aming puso. Mabuhay kami, Panginoon, na naaayon sa liwanag ng iyong pag-ibig, ng iyong katotohanan, at gayon din sa iyong kalooban, Panginoon. Huwaming Ama at aming Diyos, maraming maraming salamat po sa mga kapatid na ito na natukoy ang kanilang mga pangalan. Nang dahil sa birthday nila, Panginoon, sa araw na ito, nagigisa kami, Panginoon, sa kanilang kagalakan, sa kanilang pagpapasalamat at gayon din sa kanilang pagdiriwang upang italaga muli ang kanilang mga buhay sa inyo at sa lahat pa, Panginoong Diyos, may kinalaman sa kanilang buhay katulad ng pamilya, trabaho, pananampalataya at lahat. Pero hindi lamang, Panginoon, ang mga kapatid na ito na nabanggit ang kanilang mga pangalan, kundi lahat pa ng my birthday. Mula Luzon, Visayas at Mindanao ng Pilipinas at gayon din sa iba-ibang mga bansa at gayon din ang mga isinilang sa araw na ito na nagpapasimula ang kanilang paunang birthday. More birthdays, Panginoon, na darating sa bawat buhay nila, Panginoong Diyos, with good health and wellness, with victory and successes and even of your continuing stable blessing, Panginoon, na kailangan. Help them, O God, to become victorious and even to achieve successfully their dreams, longings, and aspiration ng kanilang mga buhay for their family and whatsoever na kanilang pinaglalaanan, Panginoon. Gawad mo, Panginoong Diyos, ang iyong patuloy na magandang plano at layunin sa kanila. Patibayin ang kanilang mga pananampalataya, palaguin ang kanilang espiritual na pamumuhay, at gayon din ang kanilang mga kabuhayan, at gayon din, Panginoon, ang kanilang mga kalusugan, pangatawan. At gayon din na maraming magaganda na mangyari sa kanilang kinabukasan. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Kasama na, Panginoon, ang mga iba pang mga ipinagpapasalamat namin, O Diyos. Sa tanging pangalan, Mesokristo, na aming Panginoon at tagapagligtas, yan po ang aming paunang panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon at handugan natin ang mga may karawan. Mabuhay ka daw at pagpalain, masayang pusong may dalangin. Sa Diyos Ama na lubhang maawain,
nabigyan ka ng buhay na maningning. Lumawig na wa ang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia na binamahal. Hinihiling na may pagpalain ang mga araw upang darating. Ingatan ka sa hirap at lagin, laging payabang buhay mong angkin. Lumawig na wang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia natin binamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mong walang kaparaan. Ang tahanan ngayon nagsasaya ay yung pagpalain sa tuwi-tuwi na. Lumawig na wa ang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia natin binamahal. Happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday sa inyong lahat. Palakpakan po natin lahat po ng my birthday sa araw na ito. At gayon din ang mga sanggol na isinilang sa araw na ito. Yes, itinanam natin ang kanilang mga pamilya at kinabibilangan. At purihin natin ang Panginoon at sa panahon po tayo ng kalawang yugto ng ating mga pananalangin sa banal na harapan ng ating Panginoong Diyos sa pagkakataon na ito. Hallelujah at praise the Lord at siya'y patuloy natin. Natin pong pinagtitiwalaan at pinagkakatiwala lahat ng ating mga kahilingan. Kung meron kayong mga prayer requests, please type and send it. Kung birthday ninyo, type nyo at isend nyo. Yes, at yan ay makita natin mamaya. At aming ama at aming Diyos, dalangin po namin ang batang si Amira na nasa pagabutan, Panginoong Diyos, anak ng mag-asawang Aras, Rodrigo, at dyan sa bandang Malabon City, Metro Manila. Umaasa kami, Panginoon, na malubos po ang kagalingan ng batang ito, Panginoong Diyos. At gayon din, Panginoon, ng kapatid na Connie Bulgado, Panginoon, anak ng Pastor Baby Bulgado, na siya mapagkalooban, Panginoong Diyos, ng schedule na ng kanyang paparating na operation at maging okay lahat ang kanyang laboratory tests. At lalo din, Panginoon, ang kanyang kagalingan, Panginoon Diyos, marapatin po ninyo. At gayon din, Panginoon, ang kapatid na DSM Reverend Dave Bunuan, na nasa Tumawini Hospital nang dahil siya po ay na-COVID. Para po, Panginoon, sa kanyang lubos na kagalingan, Panginoong Diyos, ipagkaloob mo sa kanya at gayon na kanyang financial need. Gayon din, Panginoon, ang kapatid na Roland Domen Butalid, na nakakaranas po, Panginoon, ng hypertension at gayon din ng brain blood clot. Na naman, Panginoon, ay matunaw ang mga clot na ito na blood at maging maayos ang kanyang kalusugan at gumaling siya, Panginoon. Pangunahan niyo siya sa kanyang kinaroroonan na paggamutan. At gayon din, Panginoon, ang kapatid na Margie Karaan ng Binangon, ng Rizal, na tulungan mong kapatid na ito na siya'y patuloy na maibsan mula sa kanyang kalagayan po na malungkutin, Panginoong Diyos. Palitan niyo, Panginoon, ang kagalakan, ng kapayapaan at kapanatagan, Panginoon, na mula sa iyo. Panginoong Diyos, ang lubos na kagalingan, kalakasan, panagay Basie Iscondo ng Ohio, Myla Mila Simon ng Ohio, Marlene Bautista ng Texas, at gayon na kanyang anak si Adam Bautista. Yes, para po sa kanilang complete healing, Panginoong Diyos. Makarecover sila mula sa kanilang tinamo na aksidente.
Kaya ni Panginoon ang kapatid na Dolores Castro na may bukol sa tummy, Ludi Estrella Albanas na mayroong problema sa kanyang colon, Crisanto Estrella. Patungkol sa kanyang bato, sa bato, sila dyan sa Bandang Dinalupihan Bataan para din sa kanilang kagalingan at kalakasan. Gayun din Panginoon ng kapatid na Dr. Karina Roman, Panginoon ng Los Angeles, California. Para po sa kanyang lubos na kagalingan, Panginoon, marapatin niyo at magiging kapatid na Sister Mirna Sanchez Rapananda Kanay ng Sinaus Relia sa kanyang pinagdadaanan din sa kanyang health. Para sa kanyang lubos na kagalingan, Panginoon, at gayun din Panginoong Diyos, ang kapatid na dumaranas ng diabetic retinopathy ng kanyang left eye na kanyang ikinabulag para din sa kanyang lubos na kagalingan ng aming kapatid na kamanggagawang Reverend Dr. Marvin Sulayo de Leon ng Manena United Methodist Church San Luis, Pampanga, at gayon din Panginoon ng kapatid na Leti Lacandazo ng Marilao, Bulacan. Pairugan din po niyo sa Panginoon ng lubos na kagalingan at gayon din ang kapatid ng Hilito Junapa ng Gertinio Nebesiha upang malubos din ang kanyang kagalingan, Panginoon, at maging ang kapatid na Felipe Tony Asatorno diyan sa bandang Maria Aurora at maging ang kanyang asawa na si Gina at ang kanilang anak na si Ching Satorno na sila'y naka-quarantine para po sa kanilang kagalingan, buong pamilya, Panginoong Diyos. At gaya din ang kapatid na si Tambalo sa kanyang baby na kanyang ipinanganak na, Panginoon, na premature. Yes, pagbalayan mo, Panginoon, ang baby boy na ito na kaloob mo sa kanilang pamilya. Maging okay ang kanyang kalusugan at gayon din, Panginoong Diyos, ang kanyang pangatawan. Kagalingan para sa kanya at maging maayos ang kanyang kalusugan at gayon din, Panginoon, na maging maganda ang kanyang paparating na future. At gayon din, Panginoon, ng kapatid na Shea Tambalo, ang kanyang mahal na ina at ang buong pamilya, O Diyos. At gayon din, Panginoon, ng kapatid na Melita Sales ng Talim Island B ng Honor Rizal sa kanyang pinagdadaanan din, Panginoon, na kanyang naranasan sa kanyang kalusugan para po, Panginoon, sa kanyang kagalingan marapatin niyo, Panginoon, ipagkalob sa kanya. Gayon din, Panginoon, ang kapatid na Nanay Sophia, ina ng kapatid na Elena Malonzo Mercado dyan sa bandang Balanga City, Bataan, Panginoon, para din sa kanyang lubos na kagalingan mula sa kanyang pinagdadaanan na under medication and therapy, Panginoon. Gayun din, Panginoon, ang asawa ni Nathaniel Alsaga sa kanyang panganganak itong buwan ng November, Panginoon. Marapatin niyo na maging matagumpay, maging maayos. Yes, ang kanilang kalusugan, mag-ina, at gayun din, Panginoon, may panganak na malwalhati, ligtas, Panginoong Diyos. Pagpalay mo ang baby, silang mag-ina at gayun ang buong pamilya. Gayun din, Panginoon, ang kapatid na Rinaldo Navarro na nasa Bataan General Hospital. Nalalaman niyo, Panginoon, ang kanyang kalalagayan, Panginoong Diyos, sa tumaasa kami na ayon dito sa update ng kanyang kapatid, ang Tito Corazon na Navarro, from Genesis Navarro about Kuya Ray, Rinaldo Navarro, update lang po kay Papa. Naka-intubate pa rin daw po si Papa, pero better condition po siya as compared yesterday. Nasa 75% the power na lang daw po yung machine, pero nasa 102 Saturdays. Sabi ni Papa, may konting swelling daw po sa left part ng throat ni Papa. Possible na na-irritate lang ng tube, pero no cause for worry daw yung sabi ni Doc. Okay po ang vitals ni Papa and conscious naman po, di na po nila sinedate si Papa since nakipag-cooperate na raw po si Papa sa machine. Continue to pray for Papa pa rin po, makayanan po ito ni Papa with the help of your prayers po. Salamat, welcome. Yes, our Lord Jesus Christ, thank you very much. We praise you for the current development. Patungkol sa kalusugan ng kapatid na Rinaldo Navarro. At patuloy namin, Panginoon, pinapanalangin ang pagamutan na siyang tumitingin sa kanya. Mga medical frontliners na umaoraga na nagkakaloob ng kaukulang medical procedures na kailangan po ng kapatid na Ray
At umaasa kami, Panginoon Diyos, na lahat pa ng gagawin sa Kanya ay maging maayos na at gayon din na kung saan ay malubos ang Kanyang paparating na kagalingan. Makarecover siya ng tuluyan, mapatibay ang Kanyang pangatawan at gayon din ang Kanyang kalusugan at matukunan din ang kanilang mga Panginoon. Pagpalain ng buong pamilya ng mga Nabarro. Kaya di Panginoon, kapatid na Nanay Remy Makapagal dyan sa bandang Hermosa Bataan, patungkol sa kanyang puso, nandiyan din sa Bataan General Hospital, pati din po sa kanyang kagalingan. Gaya din, Panginoon, ang kapatid na Teacher Joy de la Cruz ng Veterinary Medicine Hermosa Bataan, sa kanyang pinagdadaanan po ng under medication hanggang November 29, at gaya din na siya ay kasalukuyan ng Office of Arbahan kung kailangan siya maoperahan sa bato sa kanyang abdo. Marapatin niyo, Panginoon, na maging okay na ang kanyang kalalagayan at lubos na ang kanyang natatamo, Panginoon, na kagalingan at kalakasan na nagagaling sa inyo. Yes, Lord Jesus, kapatid na Azucena Lasarte Guzman, dyan sa Batang, California, para po sa kanyang complete healing and recovery. Gayun din ang kapatid na Kuya Roberto Bobby de la Cruz, na patuloy na maging maayos ang kanyang paghinga at gayun din ang kanyang kabuang kalusugan. Kagalingan, Panginoon, para sa kanya, Panginoong Diyos. Marapatin niyo, Panginoon, at gayon din ang kapatid na Pastor Delia Agustin Valenzuela ng Qatar. Para po sa kanyang complete na recovery at gayon din ang kanyang restoration. At gayon din, Panginoon, na kung saan ay lahat po ng mga hindi magandang mga cells ay matunaw, Panginoon. Pagpalain mo ang kanyang chemotherapy na kanyang pinagdadaanan na maging maayos lahat ito tungo sa kanyang lubos na ikagagaling at kilalay sa kanyang pinagdadaanan, Panginoon. Yes, bless the whole family at gayon din ang kanilang ministry, Panginoon. Gayon din, Panginoong Diyos, ang mga magulang ng kapatid na Brother Ernel Arcangel Felix dyan sa batang USA for good health and wellness. Marapatin niyo, Panginoon. At gayon din, Panginoon, ang kapatid na retired Reverend Benjamin Acid Sr. ng California, USA, para din po sa kanyang kalusugan, para din sa kanyang kagalingan, good health and wellness, at gayon din ang buong pamilya ng mga asis at gayon din ang poblete. Marapatin niyo, Panginoon, na silang lahat po, Panginoon, under protection and safetyness. Yes, Lord Jesus, umaasa kami na yan ay matugunan po at sa lahat pa ng merong karamdaman, Panginoong Diyos, at maging ang mga total cases ng pandemic, Panginoon, at mga iba pang klase ng karamdaman, lahat po ng laman ng pag-abutan, mga nasa klinika at mga nasa baring ng karamdaman, nasa bahay, Panginoong Diyos, saan man silang naroon sa Luzon, Visayas, San Pindaran ng Pilipinas at gayon din sa iba-ibang mga bansa, Panginoong Diyos, lahat po, Panginoon, sila, pati na ang mga nabanggit na pinanalangin namin, Panginoong Diyos. We claim and we declare, O Lord, that Jesus Christ, complete healing upon complete healing. Recovery upon recovery, good health and wellness upon good health and wellness. Spiritual and financial provision upon spiritual and financial provision para po sa lahat sa kanila. Pagpalain mo ang bawat pamilya na kanilang kinabibilangan, pagpalain mo ang kanilang mga kabuhayan, pagpalain mo ang kanilang mga pananampalataya ng lalong tumatatag at lumalago, Panginoon, ang kanilang mga spiritual na pamumuhay, Panginoong Diyos. Patuloy, Panginoon, na sila'y nakaangkla sa iyo. Patuloy, Panginoon, na kung saan ay nagtitiwala sila sa iyo at humuhugot sa iyo, Panginoon, ng tapang ng lakas at gayon din ng pag-asa. Yes, Lord Jesus, yan po ang aming nagkakaisang panalangin. Pati na rin po, Panginoon, sa lahat po ng mga kasama namin dito na nakasubaybay sa Ride On Ministry. You know their current situation, you know their needs, you know their longings, their prayer requests. Yes, ikaw po, Panginoon, ang kanilang kadaupang palad sa araw-araw. Iingatan niyo sila, protektahan, Panginoon, ligtas. Dulutan sila, Panginoon, na maayos na kalusugan. At gayon din na pagpalain mo ang kanilang mga kabuhayan. Pagpalain niyo sila, Panginoon, nang lalong tumitibay po ang kanilang mga pananampalataya. At patuloy sila, Panginoon, na yakap-yakap ka sa araw-araw at sa twitwi na Panginoong Diyos. Hallelujah, praise the Lord, bless the family they belong. Pagpalain mo ang kanilang mga kabuhayan, ang kanilang ministeryo na kanilang ginagampanan. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Yes, our Lord Jesus Christ, pagpalain mo ang buong Pilipinas, Luzon, Visayas, ang Pilipinas at gayon din lahat po ng mamamayan. Lahat, Panginoon, ng binubuo ng different branches of the government.
ang executive, ang legislative at gayon din ang judiciary at gayon din lahat po ng mga department, agencies, board and commission under the government, Panginoon, sa lahat po ng mga nanunungkulan mula sa presidente hanggang doon sa mga barangay o aming ama at aming Diyos from the national down to the regional at gayon din sa mga probinsya at gayon din sa mga district at gayon din po sa bawat lungsod at munisipalidad at sa lahat po ng mga barangay at gayon din sa mga sityo, purok at gayon din Panginoong Diyos sa bawat pamilya at sa bawat individual at gayon din sa iba'y mga sektor at maging sa sektor ng pribado, Panginoong Diyos, ang mga negosyo, ang mga establisimento, mga empleyado, mga employers, Panginoon, at gayon din, Panginoon, sa larangan po ng church, sa mga manggagawa, at gayon din sa mga membro, mga local churches, ministries, mission, at gayon din sa mga projects, at gayon din, Panginoon, sa larangan po ng academic, yes, sa mga paaralan, yes, at gayon din sa mga educators, sa mga pamunuan, estudyante, mga magulang, at sa lahat po, Panginoon Diyos, sa larangan ng transportasyon at sa larangan ng turismo, sa larangan ng kalakal at maging sa larangan ng agrikultura, Panginoon Diyos, sa kabuuan at sa iba pang mga larangan, Panginoon. I-bless po ninyo lahat, Panginoong Diyos, at gayon din akong isa na muling mapasigla ang economy ng bansa at gayon din na magkaroon ng stable na trabaho ang bawat mamayang Pilipino, bawat mamamayang pamilya ng Pilipinas, Panginoon, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa lahat po ng bansa, sa lahat ng sangkatauhan at gayon din, Panginoon, ng aming mga kababayan, ng mga overseas Philippine workers sa iba't ibang mga bansa. Ingatan, pagpalain sila, pagtagumpayin ang kanilang mga trabaho at gayon din na, Panginoong Diyos, ilayo mo sila sa anumang sakuna. Mabubuti, Panginoon, ang kanilang mga employers at gayon din pagpalain mo ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan. Yes, Lord, yes, Christ. Pagpalain niyo at pangunahan lahat po ng mga fishermen, lahat po ng mga ngisda at gayon din lahat po, Panginoon, ng mga nagtatanim ng mga gulay, mga nag-aalaga ng mga hayop na kinakain, mga magyunyog at gayon din sa mga daluyan nito. Sila na kung saan araw-araw ay merong naiaambag na tulong sa bawat pamilya, Panginoon, sa buong mundo ito. Patuloy na pangunahan, bigyan sila na maayos sa kalusugan, iingatan, pagpalain sila, Panginoon, at gayon din ang kanilang mga harvest. Lagi sana, Panginoon, na maunlad, masagana, Panginoong Diyos. Pagpalain mo bawat kabilang ng kanilang pamilya, makatapos ang kanilang mga anak, mga apo, at gayon din, Panginoon, matugunan po ang kanilang mga pangailangan, Panginoong Diyos. Hallelujah, praise the Lord. We pray for the success of the forthcoming national election of the Philippines come May 2022. Pangunahan niyo, Panginoon, ang COMELEC ng Pilipinas mula national hanggang sa iba-ibang mga dako. Nalawa, Panginoon, ay ikaw ang manguna sa mga commissioners upang sa ganun, Panginoon, ay maging maayos po ang kanilang panuntunan, ang kanilang pagpapatupad nitong election na mangyayari. Dalangin namin, Panginoon Diyos, ang isang malinis, maayos, karapat-dapat, makatarungan at walang anumang bahid ng pandaraya, Panginoon, na national election, Panginoon, at magluklok po kayo, Panginoon, ng mga tao na karapat dapat manungkulan na hindi po pansarili, kundi para sa bayan at gayon din para sa kabuuan mamamayan, Panginoon, sa kaya bubuti ka lang, ikakaayos at ikapapayapa, Panginoon. Yes, kung sino man, Panginoon, ang mga nagtataka na mandaya, Panginoong Diyos, inyo po silang hagupitin, Panginoon. Upang hindi sila makapanday, baguhin niyo ang kanilang mga buhay at gayon din, Panginoon, ang mga nasa likuran nila sa kanilang gagawin. Yes, isubasob niyo po sila, Panginoon Diyos, at maging patas sila sa halalan na ito. Pangunahan niyo rin, Panginoon, at ang lahat ng gagamitin, Panginoon, na equipments upang sa ganun, Panginoon, ay maging maayos, hindi po iyong nagkakaroon di umano ng alleged na magic. Yes, Lord Jesus, hallelujah, praise the Lord. Yes, maging malinis lahat, linisin mo lahat, Panginoon, ang lahat ng mga ito, Panginoon, pati na po, Panginoon Diyos, sa mga tumatakbo. Na tumatakbo na maging matapat, hindi ho nagkukunwari, kundi at taus-puso at gayon din na kung saan. Ang kanilang ibinabandera ay ang mga programa, plataforma na kanilang magagawa na konkreto at doable, Panginoong Diyos, hindi po iyong siraan dito, siraan doon, suroon, siraan na naman doon,
kundi hiyaong healthy na kung saan ay talastasan. Kaya nga po, Panginoong Diyos, patuloy na pagpalain ng Pilipinas kasama sa inyong pagagalingin, Panginoon, at paularin at gayon din lahat po ng mga bansa, lahat po ng leaders, lahat po ng mamamayan, ang buong sangkatauhan, ang buong himpapawid, buong karagatan, kalupaan at lahat, Panginoon, walang labis, walang kulang. Dalain namin, Panginoon Diyos, sa kung saan ay mapailalim sa iyong paghahari, sa iyong kapayapaan at sa iyong katarungan at sa iyong magagawa, Panginoong Diyos. Pagpalain mo, Panginoon, ang buong araw na ito, Panginoon, sa lahat po ng aming gawain. Ikaw ang manguna, Panginoong Diyos, at ikaw ang gumabay. In the mighty name of Jesus, yan pong aming panalangin. Lahat po ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. At gayon din na kung saan ay ating pong ipinaparating ang ating pagkikisang damdamin at panalangin sa buong pamilya ng mga Roman. Yes. Sapagkat ang tatay ng Dr. Karina Roman ng Los Angeles, California ay sumakabilang buhay ayon sa kanyang impormasyon. Yumauna po ang tatay Bishop. Yes. Kami po ay nagigisa. Aming Ama, aming Diyos, kayo po ang magpala at manguna sa buong pamilya ng Birib Family ng mga Roman, Panginoon. Umaasa kami, O Diyos, na ikaw po ang siyang kalubusan ng kaaliwan at kalinga kailangan nila sa panahon na ito. May you provide, O Lord Jesus Christ, for that steadfast grace and strength na kailangan nila, O Diyos, at maging ang pag-asa na kung saan sila'y nakatoon. Pag-asa na yung pinangako na merong pagkabuhay na maguli at buhay na walang hanggan. Matugunan din po ang kanilang mga Panginoon sa araw-araw. Yes, our Lord Jesus Christ, bless mula sa mga magulang, sa mga anak, sa mga manugang at gayon din sa mga apo. Sa tuhod, talampakan, Panginoong Diyos, bless the whole family of Roman. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon din ay pinapanalangin po natin ng panawagan ng AIM Pilipinas. Yes, AIM Pilipinas Daluyan na Ministry. Yes, AIM Pilipinas sa Daluyan na Ministry. Sa pangunguna po ng ating Dr. Digonis Chita Rebolido Millian, dyan sa mandang Kalasyaw, Pangasinan, na siya po ang pinaka-chairman nito. At sa lahat po ng bahagi ng lupon na ito, at gayon din sa lahat ng mga contributors at editors, at gayon din ng itong na-publish na libro na angkla, mga karaydon, sa Panginoong Diyos. Na isang spiritual material, Panginoon, na nagkakahalaga po ng 300 pesos each. Yes, per copy, Panginoon, ng angkla na libro na makatutulong po for our daily devotional materials. At gayon po ay 300 pesos ang siyang price dito. At maliban pa yung shipping, ano kung isi-ship to, yes. Kaya pwede ko kami magkaroon ng copy nito. At kung naisip po na magkaroon ng copy, ay sabihin nyo lamang at pwede kayo magipag-ugnayan kay kapatid na Digonis Merlin Sebastian ng AIM Pilipinas Kalinga. At purihin natin ang Panginoon at dalagin po tayo na aming Diyos, pagpalain mo ang AIM Pilipinas Daluyan Ministry, Panginoon, sa pangunguna ng Dr. Digonis Chita Millian at gayon din ang mga kasama sa lupon na yan, Panginoon. Salamat po, Panginoon Diyos, na sila pinagalawban mo ng kakayanan upang makapag-publish ng libro na angkla. Salamat po sa buhay at talento ng mga contributors sa kanilang mga experiences sa panahon dito ng pandemya. At gayon din, O Ama at aming Diyos, salamat po sa mga kinasangkaban niyo ng mga editors. O maasa kami, Panginoon, na ito pong aklat na ito ay i-bless mo at pagpalain upang sa ang bawat isa na bibili nito, Panginoon, at babasa at gagamitin
upang mapalago ang pananampalataya at espiritual na, buhay ay makapagdudulot po, Panginoong Diyos, ng strength at karagdagan kaalaman, Panginoon. Yes, pagpalain mo, Panginoon, at gayon din in preparation for the forthcoming anniversary of the Iglesia Maydin sa Pilipinas come December 7, 2021. Yes, we look forward and whatever preparation, we pray, O Heavenly Father, for the activities to be done at gayon din sa mga gagamitin niyo, Panginoong Diyos, from the National Bishop Manuel June Benaventura Jr. and all the regional bishops and the National Board of Trustees, the chairman, yes, Architect Rodrigo Lagman, at sa mga kaanib nito and all the agencies, committees, boards ng Pilipinas, every region, sa lahat ng districts, local churches, mission churches, church-related institution, mga district supervising elders, regional bishops, at gayon din, Panginoon, ang mga iba't ibang mga lay organizations and their presidents and officers, at sa lahat ng kaakibat, at gayon din, Panginoon, ang mga bawat membro, bawat pamilya, at gayon din sa kabuuan nito, Panginoon, we indeed entrust unto you, O Heavenly Father, for your continuing blessing to pour upon this church, but not only for the Pilipinas, kundi lahat po ng churches existing throughout the whole world. Yes, i-bless nyo lahat po ng mga kinakasanggapan nyo ng mga gagawa at gayon yung mga kanin. In the mighty name of the living God, in Jesus Christ, ito po ang aming panalangin, lahat po magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. And of course, O Heavenly Father, we entrust to you our second dose vaccine, Pfizer vaccine, ngayong hapon for Lola Digunis sa Biyaya, at gayon din sa akin na nawa, Panginoon, ay maging maayos. Gayon din, Panginoon, sa lahat po ng recipient at mga vaccinators, Panginoon. In the mighty name of the living God, in Jesus Christ, ito po ang aming panalangin. Lahat po ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord, amen at amen sa ating Panginoon. At ang abang lingkod ng Panginoon ang umusta sa bawat sa inyo. Salamat po sa inyong presence. Salamat po sa inyong pag-like, sa inyong pag-comment. Salamat po sa inyong pag-follow sa ating page, Bishop Yutangon, at gayon din sa inyong pag-share sa bawat episode ng Ride On Ministry. Ang abang lingkod ng Diyos, hindi po magsasawa na kung saan araw-araw ay sasabihin sa bawat isa atin, God bless and protect us all always. Through the presence, the power, and the acts of His Holy Spirit and His inspired words, stay safe and healthy always. Be kind to others always with love and care. To God be the glory always and forever in Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen at amen sa Panginoon ngayon. At tayo po ay dumako sa ating mga comments na inyo pong ipinadala mga karayon sa ating Panginoong Diyos. Tara! Yes, shout out to sa bandang Maria Aurora, kaanib po ng Maria Aurora Methodist Church, ang ating kapatid na Josie Rose Evangelista Sullivan, shout out to at God bless Evangelista Sullivan family. Para natin ang kanyang comment, good morning, God bless us all po, thank you very much, at gayon din sa inyo lahat dyan. Ganyan mo lang sa ating kapatid na masipag at magaling na ating digunis sa Ruth Tumicos ng Magoong United Methodist Church, Bayan ng Lilamo, Lilao del Norte, Mindanao, sa Trovigian, mga Mindanaoans, God bless you all, maayong buntag sa tanan. Dagang salamat sa inyong presence, God bless you all, God bless Tumicos family, and even your ministry and leadership to the church and society. Hallelujah, at praise the Lord, ang kanyang comment sa emoji ng panalangin na meron dito na mayroon na namaste, yes. Yes, namaste. Na ito po ay salita ng Indian. Ang ibig sabihin ay yes, I respect your divinity. Yes, puri ng Panginoon at gayon din mo lang sa ating kapatid na yes, kumaring Lenin Alsaga ng Balubon City, Metro Manila, sa Trovigian at Gabes Alsaga family. Paalaparan natin. Hallelujah, praise the Lord, kanyang comment. Good morning po sa lahat. God bless po. Thank you very much at gayon din lahat po sa inyo dyan. At gayon din mo lang sa ating kapatid na Sister Birna Sanchez Rapanendo Canay ng Sydney, Australia.
Si Atolo Jan, at kumusta sa iyong asawa, kapatid na Moses at Gainin sa buong pamilya. Si Atolo Jan, at God bless Rapanan Dakanay family. Ibigin natin ang Panginoon ng kanyang comment. Good afternoon mo. To all my brothers and sisters, happy blessed Thursday to all of you watching and listening right on ministry with the emoji of heart. Salamat po na marami at Gainin. Good afternoon sa inyo lahat dyan at God bless you all. Gayun din pala sa ating kapatid na Digonisa Ruth Tumikos na mayroon pong sa tabi niya ay palakpak. Bumalakpak tayo sa Panginoon. Hallelujah. Added comment. Good morning po, Bishop Litongonan, Ma'am Jean, Lola Biyaya, and Caraydon Ministry Family and everyone watching. Keep safe and healthy, everyone. Praise God for another beautiful sunny morning. And for the message, araw-araw ng Raydon Ministry at sa buhay niyo po, Bishop, please include in your prayers for God's comfort. Be upon the Biribas Surawa family for the passing away of their departed father, Reverend Luis Surao. Marami-marami salamat sa pagbati, kapatid at Digonis Tumikos, o aming ama at aming Diyos. Kami po ay nagigisa sa panalangin at gayon din sa aming pakikiramay sa buong pamilya, Panginoon ng Surao, sapagkat Panginoon ay sa makabilang buhay na ang kapatid Reverend Luis Surao, Panginoong Diyos. Maraming maraming salamat po, Panginoon, sa kanyang naging buhay na kung saan ay siya isa sa mga tinawag mo, sa mga pinili mo at gayon din tinlaga at sinugo mo, Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Buhay at paglingkod, ministeryo na kanyang ginampanan sa panahon na siya nagabubuhay, Panginoon, kailanman di makalimutan ng kanyang mahal sa buhay, ang kanyang pamilya at gayon din, Panginoon, sa lahat po ng kanyang nakadaupang palad at sa lahat po ng mga churches na kanyang nadinistunuhan at gayon din sa lahat ng mga membro na kung saan ay talaga naman ang kanyang buhay ay nakapagpamalas, Panginoong Diyos, ng inspiration at kalakasan. Gayun din, Panginoon, sa distrito at gayun din sa annual conference na kung saan ay siya ay kabahagi, at maging sa Episcopal area na kung saan siya ay kabahagi, Panginoon, at gayun din sa lipunan na kanyang ginagalawan, Panginoon, lalo tigit, Panginoon, ang kanyang pamilya. Pagpalain niyo silang lahat, Panginoon. Malubos, Panginoon, ang iyong hatid na kaaliwan sa kanilang lahat sa pamagitan ng iyong mairugan na pag-ibig, at gayun din, Panginoon, ang pagpapaad mo sa kanila, Panginoon, ng ibayong kalakasan. At gayon din, Panginoon, ang katugunan sa lahat po ng kanilang mga kailangan. Humilos ko, Panginoon, ang banal na Espiritu sa kanila at gayon din na pagkalooban mo sila, Panginoong Diyos, ng pag-asa upang kanilang yakapin, Panginoon, ang iyong pangako na pagkabuhay na maguli at buhay na walang hanggan, Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord. We indeed entrust, Panginoon, ang katawan at gayon din ang kaluluwa at ng espiritu ng kapatid na kamagagawang glorified Reverend Luis Surao at gayon din, Panginoon, ng mahal na ama ng kapatid na Dr. Karina Roman. Sa iyong mga kamay, Panginoong Diyos, sa inyong patuloy na pangangalaga, pag-iingat, gayon din sa iyong paghahari sa kanila dyan, sa iyong kaharian, Panginoon, at gayon din lahat pa ng mga nangauwi na sa iyong piling, Panginoon Diyos, pinagkakatiwala din namin sa iyo at gayon din ang kanikaling mga mapilya. In the mighty name of Jesus, yan pong aming panalangin at pagigisa sa buong pamilya ng Surao at gayon din sa buong pamilya ng mga Roman. In the mighty name of Jesus, amen at amen sa Panginoon at gayon din mula sa ating kapatid na Pastora Leonora Dato nang Dubai, sa Atul Bidjan, mga Dubainyas at gayon din mga Pilipinos at gayon din ang inyong church, Wind Dubai Church, at gayon din ang inyong ministry with Sister Achi Marianita Pondon. Every 7 o'clock in the evening, Hulward Friendship Prayer Brigade laban sa COVID-19. God bless you all. God bless Dato family and even your ministry, Pastora Leonora Dato. Hallelujah. Praise the Lord. And comment, blessed good morning po, Bishop Lito, Ate Jean, and Lola Bien, everybody listening to Ride On Ministry. Maraming salamat po at gayon din po sa inyo lahat dyan at gayon din po lang sa ating kapatid na, yes, Sister Teresita Herman, sa Atul Bidyan, sa bandang Baguio City, Benguet Province, Region 1, Luzon, sa Atul Bidyan, at God bless you all. God bless Herman family. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord.
At ang kanyang comment, a blessed morning, Bishop and family, and to all Rydon Ministry. God bless us all with emoji ng heart at gayon din ng puso. Maraming maraming salamat at gayon din lahat po sa inyo dyan. At comment mo lang sa kapatid Dionis Rotomikos. Salamat po, Bishop, sa araw-araw at walang sawang panalangin sa aming lahat with emoji of prayer. Mukha ng tao, may puso mukha ng tao. Yes, palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Welcome to God be the glory. Hallelujah. Praise the Lord. Gayon mo lang sa ating kapatid na Sister Agustin, yes. Kanib po ng Capitola Medis Church, yan sa Batangbalanga City, Batang, sa Trubidian, at God bless Agustin family. Palapakan naman natin. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment, magandang buhay po sa ating lahat. Thank you very much at gayon lahat po sa inyo dyan. At gayon ang kanyang added comment, magandang umaga po, Bishop, pamilya, at ministry mo po. Blessings, thank you very much. Likewise, at ganyan mo lang sa ating kapatid na how are you, my dear sister Leonora de la Cruz Mirales, dyan sa bandang sa Malabatan, kanib po ng Wesley Methodist Church. Puri ang Panginoon sa loob dyan at God bless de la Cruz Mirales family. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment, ay blessed Thursday morning po, Bishop and all Rydon Ministry. Thank you very much at ganyan lahat po sa inyo dyan. At ganyan din ang kanyang added comment. Nice topic po, Bishop. Praise the Lord. Hallelujah. Amen with emoji of prayer. At ganyan din ang puso. At ganyan din ang thumbs. At palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Ganyan naman sa ating kapatid na Regional Bishop at Joey Lapitan, na patuloy na kung saan ay lumalapit sa kanya ang blessing ng Panginoon at ganyan din ang paghahari ng Diyos sa kanyang buhay. Yes, at lobby dyan sa bandang Metropolitan Calabarzon Methodist Regional Conference ang in Pilipinas. Nakabase dyan sa bandang Church Bide Highway Christian Values School along Aguinaldo Highway, Sito Bacor, Cavite. Yes, at lobby dyan at God bless you all. God bless Lapitan family and your ministry and leadership to your constituents of leadership. Palakpakan natin. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment, God bless us all. Thank you very much at gayon din lahat po sa inyo dyan. At gayon din mo lang sa ating kapatid na Sister Leonardo de la Cruz Mirales. At comment, still please request prayers po sa manugang ko, si Janet Bogar, of giving birth this month for our coming Mirales baby. Yes, O Lord Jesus Christ, thank you very much for the loving concern ng isang isang ina at lola, Panginoon. Yes, patungkol sa kanyang manugang ang kapatid na Janet Bogar, Panginoon, sa kanyang panganganak sa buwan na ito, Panginoon. I-prepare mo, Panginoon, ang kanyang isipan, ang kanyang damdamin, ang kanyang puso, Panginoon, at gayon din ang kanyang pangangatawan upang, Panginoon, sa darating na araw mismo ng kanyang panganganak, Panginoon, Diyos ay maging matagumpay. At gayon din ang pagpalain mo, Panginoon, ang pag-amutan at gayon ang mga medical frontliners na gagawin ng kanilang mga tungkulin. At may panganak, Panginoon, na maging maayos, Panginoong Diyos, at gayon din, Panginoon, na kung saan itong Mirales baby. Ay, ito na naman, Panginoon, na maging maayos po ang kanyang kalagay, ang kanyang kalusugan, at gayon din ang kanyang mahal na ina, at gayon din ang kanyang buong pamilya. Yes, Lord Jesus Christ, pagpalain mo ang buong pamilyang ito, at umaasa kami, Panginoong Diyos, that you will continue to be with them, celebrating, O Diyos, for the new blessing to come. In the mighty name of Jesus, yan pong aming panalangin. Lahat po ay magsabi ng amen sa Panginoon. Palapakan naman natin shout out kay Janet Bogar at gayon din ang Mirales baby. Hallelujah, praise the Lord. Yes, meron na naman dagdag na kung saan ay apostolic ministry ng ating Lola Leonora de la Cruz Mirales. Purihin natin ang Panginoon. Kailan naman kaya tayo magkaroon ng apo? Hallelujah, praise the Lord. Gayun mo lang sa ating kapatid na Sister Abelita Celeste ng Talim Island B, nangon ng Rizal ko. Musta ka na? Kumusta kayo dyan sa bandang Talim Island? Sa ating mga kababayan dyan at gayun din ang mga limang mission churches dyan, mga kapasaran natin sa pangunguna ng iyong mahal na asawa. Napakasipag at magaling na Pastor James Celeste. God bless you all. God bless Sister Melita Celeste and the whole family and the ministry that you're doing, the leadership of your husbandry. Palapakan natin. Hallelujah. Amen at amen sa Panginoon. Yes, at naamoy na naman natin ang mga isla dyan sa palibot ng Laguna de Bay. Ang kanyang comment, isang mapagpalang umaga po, Bishop Lito and Ma'am Jean at Tita Biaya. Yes, maraming salamat at gayon din lahat po sa inyo dyan. Salamat po sa Diyos sa mga blessing niya sa ating lahat na tayo ay nakapanood ng Rydon Ministry. At God bless you always. Thank you very much. Talaga naman napakaibuti ng Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At
Gayun din with emoji ng salita na prayer, puso, prayer, puso, prayer, puso, prayer, puso. Tatlong exclamation point. Palapagan natin ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Gayun din added comment mo lang sa ating kapatid na di ko ni Sir Tumikos. Amen. With one emoji of prayer at gayun mo ka ng tao. Palapagan naman natin. Amen sa ating Panginoon Diyos. At gayun din alit comment mo lang sa ating kapatid ni Sister Amelita Celeste. Salamat po sa Diyos sa mabiyaing mensahe ng buhay ngayong umaga. Palapakan natin ng Panginoon. To God be the glory with emoji ng prayer, puso, prayer, puso, prayer, puso. At gayon din ang puso na kulay pink na merong mata na kangiwi. Palapakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, kaya hindi ko na sa ating kapatid, Sister Josie Rose Sullivan, Evangelista Sullivan, added comment. Amen sa napakabiyayang mensahe ng buhay. God bless you, your family, and your ministry, Bishop. Thank you very much. So God be the glory. Palapagan natin ang Panginoon. Kaya hindi ko na sa ating kapatid, Sister Betty Jane Rosale Versosa, kumusta kayo dyan sa bandang Ilagan City, Isabela? Kumusta ang buong Cagayan Valley sa tulad dyan at God bless Rosale Versosa family. Comment. Amen sa Panginoon. Yes, patuloy na amen sa Panginoon. At gayon mo lang sa ating kapatid na kumusta na kayo manang makaryeraon. Kumusta tibiyag dito Barangay Tondol and Pangasinan. Kumusta na yung malapit lang sa bahay niyo na beach. Kumusta na ang ating church yan, First Tondol Methodist Church. At gayon din sa Pastor Dicolisa Betcaoli and the members. Yes, parating yung aking pangumusta at God bless you all at God bless our own family. Palapakan natin sila lahat dyan. Hallelujah. Praise the Lord. Makanang comment. Mapagpalang umaga po na ta Bishop, Ma'am Jean, kasama ang mahal mong pamilya mo, Bishop. Maraming maraming salamat po. Gayun din sa inyo lahat dyan. Lord, maraming salamat po, Lord, sa paggabay mo, sa magdamag, sa pagtulog namin lahat ng mga anak mo, Lord. Yes, Bishop, patuloy mo akong ipag-pray mo po, anak, aking mga anak, apo, manugang ko po, buong Pilipinas at buong mundo. Salamat sa Raidon Ministry, Lord. Purihin po kayo, Lord, buong ikaw po, Lord, makapangyarihan sa buhay namin at lalong-lalong lalago para ng palatay at espiritual na buhay namin, Lord. Love, care, prayer in Pilipinas. Salamat. Bishop, sa lahat, we love you all. Praise the Lord. God bless us all. Amen. Yes, amen. Maraming maraming salamat at God bless you again. Yes, sana all ay binibless tayo ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord. Sana all ay patuloy na patibayan ng Panginoon ang ating pananampalataya at espiritual na pamumuhay. Sana all ay patuloy tayo na kung saan ay kasangkapanin ng ating Panginoong Diyos sa ating paglilingkod. Sana all ay hindi tayo magsasawa sa ating paglapit sa ating Panginoon sa panalangin. Sana all ay siya ang maghari sa ating mga buhay. Diba? Kung merong pinakamaganda at pinakaimportante na sana all yan, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Yes, Lord Jesus Christ, we continue to pray para po sa buong pamilya ng mga Karitero Raon family. Yes, mula sa ating kapatid na manang Makarya Raon at sa lahat po ng mga anak at gayon din ng mga manugang at gayon din ng mga apo sa tuod talampakan at gayon din ng kanilang mga kabuhayan, kalusugan at lahat patungkol sa kanila Panginoong Diyos. Patuloy po na pagpalain niyo sila sa lahat po ng aspeto ng kanilang mga buhay, ingatan at pagpalain ng kanilang mga kabuhayan, kanilang mga pananampalataya. Lahat Panginoong Diyos, ikaw ang siyang angkla ng kanilang mga buhay, Panginoong. Hallelujah! Pagpalain mo, Panginoon, ng buong Pilipinas. Pagpalain niyo, Panginoong Diyos, lahat po ng kasakop ng prayer na ito. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat po ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Yes, sana all ay laging amen sa ating Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Added comment mula sa ating kapatid na Sister Amelita Celestra na kung sana meron pong bandila na muawagayway. Amen po sa Diyos with emoji ng prayer at gayon din ng puso. At gayon din amen at amen with emoji ng panalangin puso, panalangin puso, panalangin puso. Tatlong exclamation point. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Gayun din naman lang sa ating kapatid ng Sister Betty Jean Rosalia Berso sa added comment. Bishop, yes, prayer request ko po kay DSE Dave Bunwan. Siya po ay nakakonfined dahil sa COVID. Maraming
Salamat po aming Ama taming Diyos. We indeed reiterate our prayer for District Supervising Minister Reverend David Deba Bunwan dyan sa bandang tumawi ni Isabella, for his complete healing and recovery, good health and wellness, and even for financial provision, Panginoong Diyos. And that we claim and we declare, Panginoon, and even as you continue to bless also his family and his leadership and ministry that he's doing for the entirety of Cagayan Valley at District, Panginoon, the mighty name of the living God in Jesus Christ. Yan ang aming panalangin with your blessing also sa pagamutan kung saan siya na naroon. Medical frontliners, upgrading sa mga medicine at lahat po ng mga medical procedures ginagawa sa kanya, Panginoong Diyos. And of course, our unified prayers and interceding, Panginoon. Yes, indeed, we entrust unto you for DSM Reverend Dave Bunwan. Lahat ang magsabi ng amen at amen sa Panginoon at gayon po lang sa ating kapatid na how are you, my dear sister, Mary Albiar, kumusta ka dyan sa bandang Saudi Arabia? Kumusta mga Pilipinos dyan? Ingat kayo dyan. Pagpalain ng Panginoon inyong mga trabaho, inyong mga kalusugan, at gayon din ay pagpalain niyo ang inyong mga employers, at gayon din, God bless the whole family of Albiar dyan sa bandang Nueva Vizcaya. Purihin natin Panginoon at kanya comment, amen sa Panginoon. Palapakan natin, amen sa Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Ay sana laging all out, sana all, amen sa Panginoon. Palapakan natin na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At gayon din na mula sa ating kapatid na Brother Filipina Satorno ng Maria Aurora. Kani po na Maria Aurora, may desire sa Lubidyan at God bless Satorno family. Hallelujah. Ang kanyang comment, magandang buhay po Bishop Lito and Mama Jean Grace Tangonan. Maraming salamat po at gayon din salamat po sa inyo dyan. Salamat po sa inyong buhay na patuloy ninyo pagbabahagi ng salita ng Diyos. Welcome to the glory. Salamat po sa mga prayers. Welcome. Mabuhay po kayo sa inyong ride-on ministry. Mabuhay din po kayo at mabuhay tayong lahat with emoji ng prayer. Mukha ng tao. Puso-puso. Yes. At gayon din ng ganito. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Added comment mo lang sa ating kapatid na si Ramirita Celestra. Yes. Kulay yellow na kung saan ay mukha ng tao na bilog ang isang mata at gayon din gano'n at gayon din na merong pink na puso, palakpakan natin. Yes. Magkasama po na yellow at pink. Yes. Yan ang Panginoon. Gayon din mo lang sa ating kapatid na si Leonora de la Cruz Mirales. Added comment, thanks for all your prayers. God bless you, your family, and your ride on ministry. Mabuhay! With the emoji ng thumbs up at gayon din ng puso at gayon din ng prayer. Yes, purihin ang Panginoon at God bless you din. Thank you very much. Purihin natin ang Panginoon at gayon din ang kanyang added comment. Yes, a God, G-O-D, palapakan natin si God. Yes, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Yes, God, ang ibig sabihin niyan, yes, ay grace overflowing daily. Palakpakan natin ang Panginoon. Grace overflowing at daily. Hallelujah, praise the Lord. Gayun din mo na sa ating kapatid na si Sir Agustin. Yes, added comment, sa Diyos po ang walang hanggang pasalamat. Yes, totoo po yan. Talaga naman sa lahat ay walang hanggang pa salamat sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Amen at amin sa Panginoon. Salamat po sa lahat po ng mga comments at gayon sa mga parating pa ng mga comments. Salamat sa presence ng bawat isa at yung mga karayton sa Panginoon Diyos. Salamat po sa mga patid natin. Di ba kayo nagkaroon ng mga comments? Nire-recognize natin pa sa pasalamatan ng iyong presensya. Yes, how are you my dear brother Ernel Arcangel Felix dyan sa bandang USA. Sa Lubidyan at God bless you all. God bless your medical, your academic work, and gayon din na yung mapaglakbay na gawain. Palakpakan natin Felix family. Yes, gayon din na pati na Sister Nelda Nunan dyan sa bandang USA sa Lubidyan at God bless Nunan family dyan sa bandang USA. At gayon din ang kapatid na Sister Minerva de la Cruz dyan sa bandang Calaca, Batangas sa Lubidyan at God bless de la Cruz family. Puri na Panginoon at gayon din ang kapatid na Governor Vilma Domingo. Siya tulubid yan sa bandang Pansol, Dilaman, Quezon City, Metro Manila. Palapakan natin Domingo family. Hallelujah, praise the Lord. At
Gayun din ang isang kapatid natin na kung saan ay nakatingin ang kanyang profile at ganun po. At hindi ko na malaman kung sino po siya, pero thank you very much. Patuloy ka na pagpalain ng Panginoon ang iyong pamilya. Hallelujah, palapakan po natin siya. Purihin natin ang ating Panginoon. At gayun din, added comment po na sa ating kapatid na Sister Leonora de la Cruz Mirales. Yes, ang kanyang added comment ay, yes, Lord, amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord, amen. At amen sa ating Panginoon. Hallelujah, ipinabalik natin lahat po ng papuri sa pasalamat sa ating Panginoon. Jesucristo, ang banal na Espiritu, at gayon din ang Diyos Ama, ang laging isang Diyos na hayag sa tatlong persona. Hallelujah, glory to God. Shout out sa mga angels ng Panginoon at gayon din ang buong kalangitan at buong kaharian ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah, praise the Lord. At talaga naman na maasahan natin ang Panginoon sa araw-araw at maging sa tuwit-tuwina. At ngayon ay ating pong tanggapin ng bendisyon sa pagkakataon na ito. Now unto Him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy, to the only wise God and Savior be glory and majesty, dominion and power, both now and ever. Sa pangalan naman ng Anak at ng Banal na Espiritu, lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Ang bendisyon na niya mula sa Jude chapter 1 verse 24. Hallelujah, praise the Lord. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Ang abang lingkod ng Panginoon ay pansamantalang pagpalam po sa bawat isa atin mula sa episode 500-617 tungo sa manay pang episode na ating pong haharapin mula Lunes hanggang Sabado. Alas 9 ng umaga, samantala po ay araw po ng Linggo ay alas 10 ng umaga. Purihin natin ang Panginoon. Napakabilis ang araw mga karay doon sa Panginoong Diyos, at pagkatapos nito ay kakain at kami po ay magpapabaksin ng second dose, at gayon din na kung saan nagpre-prepare din tayo para doon sa darating na Sabado, yes, November 13, para pangunahan din ng sama-samang pagkabataan laban sa COVID-19 na ito po ay oras ng alas 8 ng gabi. Yes. Na naway maging matagumpay, pagpalain ng Panginoon ng mga viewers at gayon din ng ministry na ito. Hallelujah, praise the Lord, at amen sa Panginoon at sa muling pagkikita. Yes. Mata sa mata, face to face sa pamagitan ng ganitong off. Purihin natin Panginoon at siya po ang siyang may taas. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. At babay po sa bawat isa natin. Yes, amen sa Panginoon.